Ilang equipment para sa garment manufacturing at pati na rin yung mga subsequent at nakabili siya ng mga welding machine, mga computers, pati marami na siya ng mga programs. Malaki yung profit yun sa scholars, naka-built-in lahat yun. Kasama na dyan yung hiring ng mga trainers, mga job order, anong kailangan ninyo, utilities, at yung mga So, ang guidance ko, very consistent ako dyan, na priority ang mga TTIs natin, TES natin sa pagbibigay ng mga scholarship. Pag hindi na makaya, that's the time na yun ibibigay natin sa TBI. Give them a franchise, okay. And then we can help them in the modernized public transport, whether as a bus or as a bus. Pero dito, gusto ko magkaroon part of the parcel ng project ng TESDA na napag-usapan namin ang sekretary. Magkaroon ng rebel returnees component. Okay. Para nang sa ganun, malagyan din sila ng ayos na training at kabuhayan on a continuing basis. Kaya tayo, i-organize mo sila po operatiba, bigyan mo sila ng prangkisa, pagkakasapan namin ni Secretary kung paano mabibigyan ng sasakyan. Gano'n ang sistema natin, ha? I-announce nyo yun, yun ang magandang proyekto. Pero, dun sa ordinaryong mga nagmamalay, ito yung pwedeng cash dyan, ma'am. Sasabihin nila, bakit kayo nagte-training ng ibang programa? Haalisin nyo na ba yung mga driver or chauffeur? Ah, hindi. Wala sa programa natin. Naalisin sila. Ito, binibigyan natin sila ng alternatiba kung ayaw na nila. Binibigyan natin sila ng dagdag kabuhayan kung gusto pa nila. At the same time, i-expand mo sa pamilya nila yung training, ha? Para makatagdag, lalo na ngayon, bakasyon. Meron tayo dyan mga manicure-manicure. Meron dyan, meron. Saka wellness, so, yun lang, yun. Simple lang ang gagawin natin ngayon. We'll be right back.
Iyan na ako mo yung pinasarap ng sakit. Sector in managing an efficient and sustainable transportation system
for Davao City. Daghang salamat, Zara Z. Duterte, City Mayor. Ang Davao City School Provincial Office, may demanda po sa ating lahat. Ladies and gentlemen, the intermission number by the Davao City School Provincial Office staff and personnel. Hindi ako kandidato. Ito,
maganda ng kamay natin. You know why? Because I can relate to you. When I shook the hands of our friends from the IP, when I shook the hands ng ating mga nagbabalik bayan, ng mga rebel defenders si Kana, mga nagbabalik loob sa ating sambayanan, nararamdaman ko yung init na kanilang pagtanggap kasi ko, sabihin ko sa inyo, hindi mo ako pinanganak na mayaman, hindi ako pinanganak na meron, ikit sa lahat, pinanganak ako, nakapos ang ulan. Nanirahan mo ako ng mga pinag-aaral, mga bugasya, sa tinatawag na Tatalong Estate sa Quezon City, ito po yung lugar na kung saan ang sabi nila puno ng squadron. Doon po ako lumaki. Marahil sa inyo, na-experience nyo at na-experience nyo yung pamaraan na kung saan bago ka maligong ikaw ay mag-ikip sa poso. Maraming nakapinan, nasubukan ko po yan. Marahil kapareho ninyo na kung kayo'y e-evac, okay naman ang kometa, hindi kayo maka-experience ng biflas na toilet, kundi kagayad na rin mo noon, pupunta ka sa likod bayan, likod bahay, may isang pakubo-kubo doon, uupo ka at tutuloy. Maraming taon na nasubukan ko po yan. Kaya naman kung ako'y nakikipagkabayan sa isang taong kapos, hirap, kulang, mainit kong tinatanggap pagka ng galing mo ako dyan. At kung meron mo akong mensahe sa ating mga papareho ng araw, ito po yung mensahe ko. Kung kayo'y natihirap kapos at kulang ngayong araw na to, huwag kayong mag-discourage. Mas pare, you consider this as the golden opportunity to grow and to grow, and you strive to improve your life. Nandito ho ako, galing ako dyan, kung kinaya ko, kakayanin nyo rin yan. Kaya dapat magsunika kayo. Nandito ho tayo ngayon pagkat sabi natin, we are launching yung Scholar Driver Dragon Scholar. Ano po yung hapon natin dito? Ang hapon natin dito ay maraming kadahilanan. Una ho, ang kadahilanan na kung saan bibigyan natin ng pagkatapawag yung mga tsuper na kung ayaw na po nila, kung ayaw na nila ng tsuper, binibigyan natin sila ng oportunidad na kung saan magkakaroon sila ng ibang pananaw sa panahon ng buhay na kung saan ang kabuhayan sa kanila ay magiging continuous. Ito po rin yung pagkakataon na kung saan yung mga tsuper na ayaw pang umalis bilang tsuper, magkakaroon ng karagdagang kaalam upang sa gayon madagdagan ang kanilang paparaan sa pangalan ng buhay. Ito po yung paparaan na kung saan ang pamilya ng ating mga tsuper at driver ay binagbibigyan pagkakataon na makahanap buhay para nang sa gayon ang kanilang pinikita ay mararagdagan sa kanilang kabuhayan. Ito po yung programa ng linulunsan natin. Ito po yung programa ng inaatan at binibigay sa atin ng ating Pangulo. Pangulo Mayor Rodrigo Roa Duterte, ito po yung programa ibinibigay ng administrasyon nang sa kayo. Ang kabuhayan ninyo ay magbago, ang kabuhayan at kaunlaran ninyo ay magagdagan. Ito po yung programa ibinibigay sa inyo. Bakit po ibinibigay ng pamahalan? Pagka sasabihin ko sa inyo, lalo't higit yung kapos kulang at nabihirap, mahal na mahal na mahal kayo ni Mayor Rodrigo Roa Duterte. Ano po yung kasama ng programa ito? Simple lang po. Meron kayong transportation allowance. Meron kayong bill allowance na kung sumang total. Meron kayong 350 pesos. 350 pesos a day for the next 35 days.
para nang sa gayon, yung pamasahe na pwede nyo para pumunta sa training at umuwi, yung kakainin nyo habang kayo ay nagte-training, nandiyan dyan ako, walang dagdag kastusin, at ang bago lang ko ay yung oras at yung tiyaga na magkaroon ng dagdag kaalaman. Sa mga tsupaya. Kasama na rin ko yung pamilya. Bakasyon na ho kayo, ate, kapatid, nanay at ginang, meron ho kayong pagkakataon, magkaroon ng bagong kaalaman upang sa kayo ang pagkahanap buhay ng inyong kasama sa bahay ay managtagan. Meron ho training program, ang manicure, ang masahe, ang housekeeping, meron ho yan. Mag-enroll lang ho kayo pamayagan at kayo'y matutulungan. Ito po yung programa ibinibigay ng aking pamuno sa inyo. Ito po yung programa ng Administrasyon Duterte. Meron lang po akong mga gusto i-anunsyo ngayong araw na ito. Una po, itong programa ito ay sa buong sambayanan. In fact, nag-umpisa kami nito sa lingkayan na kung saan i-anunsyo namin itong programa ito. Ito yung pangalawang pagkakataon na kung saan sinasabi namin may programa ganito. Meron pa rin ako rin mga pumunta ang probinsya at bayan-bayan at sasabihin may programa ganito si Presidente Duterte. Ngayong araw na po, meron po kami bagong dagdag sa programa nito. Ano yun? Ito po yung tinatawag namin programa para sa mga bumabalik sa Republika sa mga regular returnees. Ganito ho yung programa ng gusto namin. Yung mga regular returnees ho, bibigyan namin ng karunungan, kaalaman at pagkakataon upang mag-create sila ng kanilang kooperatiba. Kaya ka namin dito yung pamunuan ng Office of Transport Cooperative na si Hedren Afadya. Tayo ng kooperatiba na kung saan kayo'y tutuluan upang maging accredited na kooperatiba. Habang ginagawa yan, may training kayo sa TESDA. Mag-aaral kayo, mag-manero, mag-mekaniko, mag-aaral kayo ng tinatawag na simple bookkeeping. At kung mangyayari yan, bibigyan din po kayo ng prangkisa ng MTFRP. Ay nandito kayo, binigyan kayo ng prangkisa. Tanong, inasa naman yung sasakyan? Ang programa ho ay maglalaan ng sasakyan para sa regular returnees na kung saan pag-uusapan ng witness na magiging kayo ang tatlong unit na pag-uusahan pangunuhan. Para sa ganun, masasabi natin ang TESDA ay hindi lang pang-nation building, ang TESDA ho ay pang-peace process din. So ito ho yung isang programa. Nagagalak ho ako na sa ating pagpasok, nakita ko yung mga kapatid natin sa pinatawag ng IPs mga luma. Sir, mag-aral ho kayong magmaneho. Bibigyan namin kayo ng pagkakataon, magmaneho ho kayo'y nag-aral. At kung magiging successful ho yung aming programa sa Metro Retainers, gagawin ko din nga pangako namin ni Secretary Silvia Pena doon sa grupo ng mga luma. Pangatawang announcement, itong araw na ito gusto kong ilunsan yung kababahiyang natsuper. Inaanwar sa gusto ko kung mangyari dito sa Davao mag-umpisa. Ngayon mga kababahiyan na gusto maging magmaneho ng jeepney o bus, sabi ni Silvia Peña, magkakaroon sila ng programa, tuturuan kayo. Para lang sa ganoon, hindi masasabi ng kalalakihan na yung pagmamaneho. Yung pagmamaneho ay limited para sa kalalakihan.
buksan natin ang pinto upang sa ganon, yung pagmaneho ay bubuksan natin sa kababaihan pagkat ako'y naniniwala pasintabi na lang po sa kapwa lalaki ko. Ngayon kung mga babae, because of their high resiliency to pain and sacrifice, yung kababaihan na kung saan meron silang honesty, yung kababaihan na kung saan hardworking, yung kababaihan kung bibigyan nyo ng pagkatapakon na magmaneho sa kalsada, magiging mas maingat, mas disiplinado, at mas pasipag sa kaya ng mga lalaki. Ngayon ho, meron pa ho para noong programa na inahanunsyo ko ngayon. Marahil napakinggan nyo na, narinig ninyo yung plano ng pamahalaan Duterte na kung saan umpisahan ng Mindanao Reds. Ito ho yung Mindanao Reds na umpisahan natin ngayong taon na to na mayroong culture of reliability na tatakbo at tata sa tinatawag na Tagong Digos at Davao. Angalin ho namin na matapos siya ang partial operability in a period of 3 years. At habang tinatapos namin yung release na yan, magkakaroon ho ng training program sa ating mga taga Mindanao, Davao, Tagong at Digos na kung saan kung merong mga tao, bata, lalaki, babae, matanda na gustong mag-aral na mag-overlay customer service tungkol sa release, nag-usap po kami ni Secretary Chief na Pena. Mag-design po ng TESDA. Nang sa ganun, maumpisahan na yung training ng mga gustong manilbihan at magtrabaho sa ating darating na business dito sa Mindanao. Ito ho ang lahat dyan, binibigay ng aking patuloy. Ito ang lahat dyan, kasama namin yung local government na si Mayor Arsal na kung saan kami yan, kasama namin ang local government. Ito ho ang package of gifts na binibigay ng ating Pangulo at Administrasyon Duterte. Sana po, kung loob natanggapin ninyo, sana po, pangaragaan ninyo, sana po, gawin nyo maging successful. Alam nyo, marami pa ang gustong gawin ng ating Pangulo. Sana lang po, papalaunan nyo kami ng tiwala. Kaming mga naglilingkuran sa kapalaan Duterte, bigyan nyo kami ng tiwa na kung saan kami nakikisa sa ating pamahalaan, kami nakiki-unite at unified sa ating Pangulo Duterte. Nang sa ganoon, masasabi natin ngayong araw na ito, go, 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 TESDA. Streets.
ang ating mga kababayan na lumat, mga kababayan natin na nagbabalik loob, mga kaibigan natin sa media, other distinguished guests, magandang umaga po sa inyo lahat. Maayong buntag sa tanan. Masaya na ngayon araw ay nagluluksan tayo ng TSUPER ISKOLAR na sponsored by the Department of Transportation with the assistance ng TESDA. Ang dapat tayo pasalamat kay Secretary Tugale sa pagbibigay niya ng tiwala sa TESDA para ng kooperasyon at magkaroon ng training ang mga kababayan natin dito sa Davao sa pag-train ng ating mga TSUPER at saka mga iba pang mga kababayan natin na naaayon sa pagpamodernisa ng public utility vehicles. Meron tayong problema at meron tayong programa ng Department of Transportation na modernisasyon ng ating mga public utility vehicles. Kaya itong ginagawa natin ngayon ay para to keep a tune with the developing situation ng ating gobyerno sa field ng transportasyon. At of course, ako ay nagpapasalamat din sa na pagtanggap o pagbati ng ating city government na sa pamumuno ng ating mayor sa Docuu. At kung saan tayo ngayon, ang TESDA Region 11 sa pamumuno ni Regional Director Makapili. At yun pong mga nasabi ng ating kalilid ng Department of Transportation ay puro magagandang balita para sa Davao. At ako, ilang taga-Davao din, noong nakusap kami ni Secretary Bugato, Secretary Bugato ng Department of Transportation, ako ay mamilos ko agad para maka-organize ng launching nitong TSUPER ISKOLAR. At yung nga nasabi ng ating kalihim ng Department of Transportation, ang programa ay hindi lamang sa mga TSUPER na magkakaroon ng additional skills o kakayahan para may dagdag sa kanilang mga pwedeng mapuntahan ng trabaho sa hinaharap. Kasama na rin dyan yung ating mga kababayan na nagbabalik loob at ganoon din ang ating mga kababayan na lumat. At gusto ko lang bigyan ng diin yung sinabi ng Secretary Tugale kanina na makakaroon tayo ng training para sa inyo at saka mag-organize ng kooperatiba para magkaroon kayo ng mga anak buhay, mga ikabubuhay at hindi lamang sa larangan ng public utility o public transportation pero kasama na rin yan yung ibang pagpiling pagkakaroon ng kabuhayan. Kasama na ang agrikultura yan. Kaya yung gagawin natin dito, yung ang TESDA ang namumuna sa pag-train ng ating mga kababayan para sa kanilang mga tutunguhin na mga hanap buhay o kaya'y trabaho. So, gusto kong na with this pronouncement ng ating Secretary Tugale, ang aking hingin din lang sa ating mga kababayan na narinito ngayon na ipanam ninyo sa mga kaibigan ninyo doon sa bundihin kung saan kayo naroon na mayroong tulong ang gobyerno sa mga nangangailangan, yung mga may assistance.
para sa mga those who have less in life at yung mga nasa mapamat sa mga nangangailangan ng mga trabaho at maging komportable gabi, komportable ang buhay ng lahat. Ito po yung gustong mangyari ng ating Presidente, si Mayor Rodrigo Roa Duterte, para sa lahat ng Pilipino. Hindi na pa kailangan maging mayaman. Basta importante lang maging komportable ang buhay ng kada isa ng mga Pilipino. At yun po yung gagawin namin at ang TESDA ay andiyan, hindi lamang sa mga tungkol sa transportasyon, but kasama na rin dyan yung iba-ibang klase ng mga training para magkaroon ng hanap buhay o ng mga negosyo o trabaho sa hinaharap. So, sa harap po ng TESDA, kami po ay nakikiusap sa inyo na iparating ninyo sa inyo mga kamag-anak, sa mga kaibigan, kung saan kayo nanggaling, sa kapupiran, kasi kayo na rin ang mas makakaparating ng magandang balita na inanunsyo ni Secretary Bugatti at saka yung mga sinasabi ko na rin. Maasama namin na matulungan ninyo kami sa bagay nito. Ipakalat ang balita na yan Rodrigo Roa Duterte. Maraming salamat po. Ms. Prescon, the Regional Director of PIA 11, Ms. Mai. We're panelists for this morning. We are joined by Secretary no less than DOTr Secretary Arthur Tugade, Director General of TESDA Secretary Isidro La Peña. Okay, so to start this press conference, from the city government to be exempted, I think, of the modernization program because it will be implementing the high priority bus system. Are the drivers of this HPV or the target operators included in this training? Una ho, liwanagin ho natin. Wala hong request ang local government to be exempted. Ang request ho nila is to broaden and improve the modernization program. Kaya nga ba linalagay nila na ang bagong business model yung modern high capacity bus system. Ito ho napakagandang sistema yan na kung saan kapit-bisig naman kami na ilulunsad nito. Ano ang may tutulong ng programang ito dun sa high capacity bus system? Boss, ito yung training. Boss, ito ho yung sinasabi nating baka pwedeng involve na natin dito yung mga kababaihan na mag-training. Boss, ito ho yung sinasabi natin na pag merong high capacity bus system, kaakibat niyan yung tinatawag na maintenance, yung mga, you know, troubleshooting at lahat-lahat. Partner ho yan, liwanagin ko lang ho, nakikipagkapit-bisig kami sa local government ng Davao kung saan napapaganda at mas pinaiigting natin yung modernization program ng transport system sa buong kapuluan. Tatanong ko na lang po is about yung sa mga seatbelt for children. So, kasama na rin po yun sa modernization. Yung seatbelt, yung legislation ng seatbelt, hindi lang ho pang Metro Manila yan. Ito'y nationwide. Tanong, i-apply din ba ho yun sa modernization program? Yes. May kaakibat bang training dyan? Nagagawin ng LTFRB? Yes. In fact, kasama yan sa propagation and information campaign of the LTFRB offices in relation to legislations like the seatbelt. But the IRR, sir, will be finished next year pa po, or? I think they have already more or less the IRR,
nag-uusap yung LTO saka LTFRB at i-implement po yun nationwide. To Secretary La Peña, sir, on the participation of the former rebels, how many are going to train in this program, and are they also experienced drivers? So, ma'am, yung IPs natin 120, yung nagbabalik loob 280, yung drivers natin 470. That is for now, but it is still open. Yung mga drivers na nag-signify about 500, just like what Secretary Tugati said, na we do not want to put a cap on the numbers because this is it is open to all. At habang ang hindi pa na isasama dyan sa bilang na sinabi ko ay yung mga kababayan nating lumad. At there will be more. And we can accommodate actually yung mga nangangailangan ng assistance ng ating gobyerno. I would like to, may I ask for the update of the Mindanao Railway? Kailan yung groundbreaking? and yung update on the possibility of having a direct flight from Davao to Madrid? Yung ating point person sa Riles train dito sa Mindanao, andyan o si Assistant Secretary Aymard Ehe. Nasaan ho siya ngayon? Ito ho ang programang kung saan na-finalize na ho namin yung arrangement at pinapinalize namin yung tinatawag na downloading of funds for the right of way. Doon sa paggagawa ng alignment, ayun ho yung isang pupuntahan ko mamaya, kasi meron ho yatang mga complaint doon sa tatamaan ng release. At meron namang rekomendasyon si Aymard kung saan ililipat, kung aaproban natin yung paglipat. Ang habol ho natin dito sa Mindanao Rails ay yung partial operability ng tatlong istasyon. Ito ho yung istasyon sa Tagum, sa Digos, at saka sa Davao. Hangarin po namin na magkaroon ng partial operability ito by 2022 first or second quarter. But I am trying to fast track and move forward para nang sa ganon mapaaga yung partial operability. Hindi ho ako kumaari lang, ayaw ko ho ng mga ngayon, yung mga ribbon-ribbon cutting. Gusto ko actual construction work. Sana ho, maumpisahan at the latest. Mark, kailan yung actual construction? Sir, fourth quarter of this year, yung actual construction. Pinili ko ho si Aymard kasi laking Davao yan, ang puso niya nasa Davao, at inakala ko lang na mas mabuting maglagay ng tao dyan na taga Davao at pusong Davao kesa maglagay ako ng taga Maynila. Doon sa Madrid, ma'am, alam nyo yung air traffic, that is a matter of air talks. Ibig sabihin ng air talks, may bilateral, government to government. Nabanggit ho yung Davao Madrid nung meeting ko sa ambassador ng Spain. Nang sinabi niya, gusto sana nilang maglunsad ng traffic movement sa Pilipinas. Sabi ko, para mas maganda-ganda yung usapan natin, kako, maglagay ka na ng Clark Madrid or Davao Madrid para naman may magamit din yung mga overseas workers papuntang Europe or Middle East. Mas magandang chance yan kesa mag-umpisa tayo ng Manila-Madrid kasi makipot na yung islating sa Manila-Madrid. Saan yan ngayon? Nasa tentative usapan pa lang. Pero bibigyan ko ho ng priority yan. Okay ho? Ngayon, hindi naman kagustuhan halimbawa ng pamahalaan lumipat sa Davao. Siyempre, pag-iisipan din yan, ma'am, nung airline kung merong profitability or not. So, maraming bagay pa ang pag-uusapan. Ang mahalaga, naumpisahan na ho yung usapan na maglagay ng Davao Europe portion specifically sa Madrid. Salamat po. Issues on the road right-of-way with our Mindanao Railway system, have we conducted a public consultation, especially sa residents po ng Tagum area and in Kabantian? Lahat ho ng right-of-way may consultation. Pero ibig ko namang sabihin yan, pag yung iba ayaw, walang konsultasyon. Meron din hong konsultasyon yan. Kasi
nakakibat ho yan sa tinatawag na right of way. Kasi kung walang konsultasyon yan, eh baka sa expropriation mapunta yan. Kailangan win-win. Kaya nga ho, anong pangalan yung papasyalan ko? Monteris. Pupunta ako sa Monteris. Tingnan ko lang yung Monteris. Ibig ba sabihin, hindi ko na ilalagay doon? Hindi. Titingnan ko lang para maintindihan ko yung estado pag pinag-uusapan namin. Yes, ma'am, nagkakaroon ng konsultasyon. Emard, you want to speak in relation to... tabihan mo na si ma'am. The whole alignment from Tagum, Digos, Davao, Digos is the only issue we left for us to resolve is the issue between the alignment in Monteritz and Monteritz area, that is particularly in Maa. The issue left along the alignment of the Mindanao railway project, particularly in Tagum, Davao, Digos, is the area in Maa, particularly the Monteritz subdivision. If it is national, there will always be people that will be inconvenienced. There will always be difficulties because you are putting a new system. Sana lang ho yung approach at pananaw natin, hindi lang yung pang sarili, tignan natin yung pang nakakarami. Pakiusap lang ho yun. Kasi hindi ho naman kaila na pag meron tayong programa, meron at meron tatamaan dyan. Kaya nga ba pag gumawa tayo ng alignment, hinahanap natin yung mga least disturbance. To say that there will be no disturbance, to say that there is no inconvenience, that is far-fetched. There will always be. And that is why nakikiusap kami for a fuller understanding and a wider patience. Balikan ko lang yung TSUPER Iskolar. You have said kanina na we have limited budget, 350 million I guess. Una ho, hindi ko sinabing we have a limited budget. Sabi ko, we have a budget that has been approved and downloaded to TESDA at 350 million okay. For this year. Since we have pangalawa ho, sinabi ko rin yun na hangarin namin na magiging yearly to. Is this enough for pag-open to all the pusa? Open to all the pusa? Number one, this is the first time this kind of a project is being launched. Number two, since this is the first time that this project is being launched, we cannot say in concrete and final terms, ito yung makikinaban. In other words, there will have to be flexibility in determining the final amount, in determining the final depth of the training. Once you have that, okay, then you can program a more enlightened approach. But what is important is, the Duterte administration is starting a program which shows that it cares for the people in the transportation modernization program. Yun po yun. Clarification ay ko, sir. Sinabi mo na bibisitahin mo yun later sa Monteritz. Kung kakapusin ho ako ng oras, for the record, baka hindi ako makapunta. Not because I don't like to go. I really like to go. Kaya lang, time is one luxury which I do not have at this time. Tom, will you be meeting with the residents or the homeowners association there also? Mine is a physical inspection of the site. Once I have seen the inspection of the site, and we have evaluated the pros and cons of the location and the alternatives involved, then that will be the time Mr. Ehe and or myself can talk with the Homeowners Association. Because of the ongoing consultations, no, this caused the delay of the project, supposed to be, it started early 2019. So meron po ba tayong timeline na ano para masimula natin siya? Una ho, may timeline kami. The generic timeline is we would like to have a partial operability before the end of the term of Mayor Duterte. That's the one timeline. Number two, there is a reality that may delay na kaunti. At i-explain ko yung delay. Yung delay na kaunti, rin-recognize mo yung delay ng kaunti. Meron ka rin programa to fast track, catch up plan, ika nga, para nun sa ganun, yung deadline mo will still be alive and can be met. Number three, ano ho yung mga kadahilanan kung bakit nagkaroon ng delay? Ang una ho yung sistema ng tren na gusto naming ilagay sa Mindanao. Yung mga nakaraang pamunuan na involved sa Mindanao Rail,
Ang gusto ho nila, yung train, single track. Ang gusto ho nila, yung train is diesel. Ang gusto ho nila, part of the track is narrow. Ang sabi ko ho, dapat kung anong tracks na ilalagay mo sa Mindanao, kapareho nung tracks na ilalagay mo sa Luzon. Ano ang ibig sabihin? Wala nang narrow gauge, kailangan standard. Dapat hindi single, kailangan double track. Kailangan hindi diesel, kailangan electrified. Komo sa magpabagong ito, may kadahilanan na mapataas yung cost. Okay? Sabi ko, habulin na natin yung cost ngayon pa na meron tayong Pangulo na merong political will, na meron tayong Department of Finance na kakaintindi ng pangangailangan ng mga taga Mindanao. Yun ho yung isang kadahilanan. Pangalawa ho, yung tinatawag na download sa right of way na binibigyan atensyon naman ng ating kaibigan na si Amart Yehe. Press conference. Thank you so much, Secretary Arthur Tugade and Secretary Isidro La Peña and the rest of our panelists this morning. Maraming salamat rin po sa ating kasamaan sa media. Thank you, ma'am.